Hi, everybody. Say hi, Becca. All right. This looks weird, but this will be my first vlog entry of our life here in Canada. Let's see. Okay. Anyways, my husband's at work. He is the main applicant. So he's at work. We're home. I have work as well, but I work afternoon shift, so parang gabi, and I work from home. We arrived here last May 28, and then 1 month after we arrived here, we found an apartment. Madami din nakatirang Filipino dito, and marami din yung umalis kasi yung mga apartments nagmo-molds, and marami din Filipino na nagtitiis lang because mahal din ang mga apartments dito sa lugar namin sa Canada. And again, si Franco, dito na naman. Alright, so when we found this apartment, we found it through, you know, mga kakilala naming Pinoy. And I'm so grateful for them. Unfortunately, yung nalipatan namin apartment, maganda siya, but we were not able to see it. Tinanan lang kami na a couple of pictures I was put in this vlog. As you can see, ito yung mga pictures na sinend nila, and they did not send us a video of the apartment. And even before, when they had an opening, walang picture, I mean video of all around in the house, so wala. I like the picture that was sent, and then nung nag-move out na yung tenant, we were told that we're fixing it, they're painting it and stuff, and we wanted to see it. Sabi nila, you can't see it kasi magulo, we're still finishing it and things like that. So okay, when we move out, it was okay, pero not totally like cleaned up. When you move to places, always make sure na malinis kasi amin, madumi yung fridge. But what do I expect? So ayun, and I cannot compare, you know. And then I'm worried that I will be judged because namimili ako ng apartment, hindi ko kaya tiisin yung molds. But meron kasi kaming toddler, and then a lot of like nagmo-molds bigla yung mga shoes namin, yung mga bags namin na hindi naman dapat mag-mold. So may something wrong sa unit. So yun, and we are in the basement, so I will show you our living situation. And I mean, okay naman, andito lang kami sa kwarto, we don't use the living room a lot kasi wala din kaming TV pa, so we're just starting our life, we don't have everything, but we are comfortable in our room. Doon napansin ko din talaga na palagi siyang madaming alikabok, so yun. Aside sa complaint ko sa bahay, nagsismoke yung mga tao nung lumipat kami dito. May mga unit na nagsismoke talaga sila, even they have kids there. Ayoko ng smell kasi before, hindi siya nagmamask, so umuubo siya. So dusty talaga, may dust issue. So yun, my dust issue, tapos nagsismoke ng weed. So paglalabas ka sa hallway, maamoy siya. May mga pinali naman dito na okay din yung nalipatan nila. Apartment, walang pangit na things sa loob. But may mga Pinoy din na worse din. Lalo na yung mga bagohan lang. And alam mo, kailangan nung tiisi kasi nagkahanap ka, nagtitipid ka ng mag-asawa. So, but if yung iba, they found good apartment. At iba, kailangan nang tiisi for the meantime. Since makahanap sa ng same rent fee, diba? So ayun, I'll show you. So ito yung entryway namin, and this is our kitchen. Medyo magulo, nakakatawa because may vent pero wala naman talagang exhaust. And then ito yung kitchen, and as well nagli-leak lagi yung fridge, and then they told us na ganyan lang kasi summertime and stuff like that. Tapos, may mga dito.
But I'll show you. May maliliit na mga langaw na di mo alam saan galing. As in. Like, sarado yung buong bahay namin kasi one time they fixed something, tapos binuksan na yung windows, pumasok yung mga, sa Bisaya pa, lagong, malalaking langaw. This is our dining. Hindi namin siya palagi nagagamit kasi sa gabi nag-work ako, so sa kwarto lang kumakain na mag-asawa, husband ko, yun, anak ko. Okay naman. Yun lang. And that's the, eto, iniwan to ng dating tenant. So, meaning, nag-mold talaga dito. Kasi this is called the dehumidifier. And then, yan yung mga mold sa walls. So, yeah. Okay naman. And then, at the same time, sabi namin, the bulb is not working. Sabi nila, oh, you have to replace it. But like, we are new tenants. Bakit kami yung mag-replace? Dapat perfect, di ba, pagdating mo? I'm not sure kasi low income lang yung nalipatan namin. So, ganun yung situation. So, yeah, nag-build up yung mga mold sa mga kahoy-kahoy. Which, again, kailangan namin tisin. Like, you see that. So, kahapon, may nakausap kami na Pilipino din. Sabi na nag-mold pa daw yung bahay namin. Sabi namin, opo. So, yan. It's really bad. Living situation is really bad. That's why we needed to move. So, hindi kami maarte. It's just that we tried killing it, pero it's not working. And then, I got tired of cleaning the place because we don't use it too. So, ayan. Hopefully, we can move out soon. So, naghahanap talaga kami ng apartment. And then, we already found one. Bathroom namin, okay din. Isa lang yung ilaw. Kasi yung dalawang ilaw patay. Sabi namin, palitan nila. Sabi nila, we have to replace it as well. Pero, kung makikita nyo, it's really bad. It's not worth paying the price. Even though cheap lang siya, it's 1,200. Pero, I think we deserve something good, diba? Plus, if may kailangan ka sa kanila, mahirap sila. Mahirap na tulungan ka. So, this is my office, my toys, yung Franco. So, andyan lang lahat. And that's Franco. Say hi! So, puro toys and kalat. So, yan. Dito, nag-molds yung mga sapatos ng husband ko and some clothes. So, nilipat niya doon. And as you can see, nasa basement kami. So, yan yung situation. So, again, hindi kami maarte. It's just that it's not worth living here and paying that rent. Diba? If makahanap naman kayo ng something better, ayokong tiisin. And we found a better apartment. Yun nga lang, under renovation because the owners of the apartment complex, they just bought it last year, and the people that were staying there, they stayed there for a year and a half before they bought the apartment complex. So they are doing a renovation. They showed us the apartment. The owner was talking to us like this and that and that. So we already paid our deposit, we secured the apartment, and we are excited to move in. As in, excited kami. And I was looking on that apartment kasi before we came to Canada. But when wala pa kasi kami dito, and my husband really wants to see the apartment before. Pero unfortunately, hindi namin din nakita ito. So ayun, and so yeah, I'm excited. And then hopefully sa iba din mga Pinoy na sa ibang mga Pinoy na nagsa-start pa lang sa Canada, when you come here, make sure na you have somebody to show, see the apartment. And then as well, magtanong-tanong kayo kung okay ba. Because yung may iba nga pinay dito, sabi nila, I will not recommend this apartment, ano na, kasi nagmumos nga. And then yung mga bata, nagpapalta kasi nakakagat ng insects. Na di nila alam sa loob ng bahay. So, ayun. Anyways, thank you for watching, and then see you on my next vlog here in Canada. We will try. I am trying to vlog kasi sayang din naman yung pag-stay namin dito. Okay, bye-bye!